Hi, this is Easy Foncardas for another episode of Feedback. Ngayong araw po, pag-uusapan natin isa ulit dun sa mga best-selling books ni Brother Bo Sanchez. Ang title po is How to Change Your Life in 30 Days. So, use the 4 magical steps to transform your future. Alam niyo po, this is a very tiny book but very profound practical wisdom po nandito sa loob ng book na to. And it's really about habits. Paano magpalit ng habit na makakapagpabago sa buhay natin para maging maayos at maganda siya. And, you know, he share po the practical things that pwede nating gawin. Actually, yung 7 rules of changing a habit, tinuro niya rito. So, sabi niya, if you want to change a habit, you need to choose only one first. Huwag 20, huwag 30, you need to focus on one. Then after that, kailangan, pagka nakapili ka na, you need to make sure you do it for 30 days para effective. And once you do that, kailangan meron kang exact time every day na gagawin mo siya. And syempre, dahil may binago ka sa buhay mo, magkakaroon ka ng gap in between eh. So, ang sinasabi niya, anong gagawin mo dun sa gap na yon? So, kailangan meron kang ipalit dun sa tinanggal mo na habit sa buhay mo. So, syempre, you need to study rin yung habit na yan. And look for people, surround yourself with people para maging effective at maging efficient yung pagbabago na gagawin mo. Okay, so yung book na to is really something that actually you can apply right away yung mga tinuturo niya. So, for example, if you need to practice daw, may tatlong concept na kailangan kang gawin. Actually, tatlong step yon. You need to start now, start small, and then start again. So, yung start now, syempre, you need to execute. And then, when you execute, yung kung may i-add ka na habit sa buhay mo, sinasabi niya, mag-umpisa ka na maliit. Like, for example, you want to set up a business, want to change your life financially, pakonti-konti, para hindi mabigla. Pero if you're changing or removing something out of your life like smoking or alcoholic drinks, tanggalin mo sa buhay mo, you need to do it big. So, tanggalin mo kagad siya para effective yung pag-alis nung habit na yan sa buhay mo. So, yun yung magandang difference na I think very useful in this book. And then, syempre, he shared din that you need to be positive and proficient if you want to change your habits. Hindi pwedeng positive lang. Yung perspective mo, positive lang. Tapos, hindi ka naman pala proficient. Like, say, for example, sinare niya doon, kung gagawa ka ng bahay, tapos dinrawing mo sa napkin yung mismong plano, tapos yung kaibigan mo, dentist, sabi mo, oh, positive naman tayong dalawa, so magagawa natin itong bahay na to. So, kailangan maghanap ka ng tao, like an engineer, to do it for you. So, proficient yung tao na yun. So, yun dapat dalawang kombinasyon magkasama. And na-share niya rin dito yung kanyang patterns into making this very effective, yung reasons why he has a very successful marriage, financially also, and also parenting. So, sinare niya rin dito. And yung bonus pa na meron dito sa book, yung sinasabi niya, how do you inspire others to change their lives? So, it's really about relationship. So, if you have relationship of hope to people, it can influence them, it can really change their life also. So, I hope you learned something from this book. If you want to get a copy of this, you can actually get it from Kerygma Books. I think the link is there or up there. So, click on that so that you can get a copy of this book para po mabasa nyo rin. And, extend ko na rin po, invite ko po kayo for another leadership series po namin this coming Friday. Nasa Talk 3 na po tayo. Ang title po is Lead Others to Lead Others. It's part of our leadership series entitled Influence, How to Make a Positive Impact. And it's free event po para po sa mga kababayan natin dito sa Kuwait, para po makapaghanda tayo sa buhay natin when we reintegrate back to our country. So, bring your friends along po. It will be 1:30 to 3 ngayong Friday po sa Philippine Embassy dito po sa Kuwait. Again, this is Easy Foncardas for Feedback, feeding our mind with wisdom through a good book. Bye!